I cannot really say with certainty na mahina yung kaso. Because it withstood the time of President Duterte's term, di ba? Then after his term, ito na ngayon, dandahang na didismiss at nabibigyan ng bail. So, hindi ko masabi. Does it mean na malakas siya noon, tapos ngayon humina na? Hindi naman siguro. Because the facts are the same. The circumstances behind the case are still the same. So, hindi nagbabago. I don't know. But I am not implying something. Huh? You're the one asking that question. As I've said, I respect the decisions of the court. Sir, you respect the decision of the AC, but do you agree with the other that she deserves Well, being an anti-drug advocate, and her charges are about drugs, di ba? So, para sa akin, dapat it has to go through. Kung kailangan itry, dapat. At dapat tapusin yung kaso. I'm not hindi ako privy to each and every case, no? Kasi hindi mahirap ang comment ko, ilump natin sa lahat ng cases, no? Every case has its own merits. Iba-iba yung facts of the case. So, magsabihin ko, itong case na ito dapat hindi, itong case na ito dapat okay. So mahirap. Hindi ko na pag-aralan lahat ng cases. Maraming cases yun na pinalagay sa kanya. But one thing is common, it's about drugs. Yun lang sa akin. So it has to be thoroughly tried in court. Can you stand by your position, sir, that evidence against Senator Well, as I've said, hindi ko na-examine ng gusto, lahat-lahat ng laman ng kaso. Pero yun nga, when you say na mahina na yung case na yun, kaya na-dismiss, eh bakit hindi na-dismiss sa panahon ni President Duterte? Di ba? The facts of the case are still the same. The merits of the case are the same. So, it's up for you. Kung paano niyo tingnan yan. Expected ko na yan. Naging trend naman talaga yan dito sa Pilipinas, no? Kapag yung administrasyon nag-file ng kaso, pagpalitan yung administrasyon, tila humihina ang kaso. Parang gano'n ang nagpapansin ko. Eh, that's my plain observation. Okay, oh. Sir, yung balik, sir, link to ba yung decision ng korte natin, meaning, your opinion? I don't know. Mahirap magkomento, no? Baka mamaya sabihin nila, during that time, hindi pala nakita yung weakness nung kaso. Itong time na ito nga, nakita na lang yung weakness. Kaya, dapat, yun ito ang magiging desisyon. After 6 years, what does it say about our justice system? Hindi ba unfair yun? Ganun ba kaya 6 years? Well, kaya nga, dapat kung he is worthy to be bailed, to be granted bail, or is na talagang bilabol yung kaso niya, dapat noon pa binigay the bail yan, di ba? Wow! As I've said, I observe separation of powers. Mahirap ng makialam sa trabaho ng judiciary. Pero sir, nagpapakita sa
siyempre kung basihan mo yung nangyayari, eh talaga setback, di ba? Talaga setback. But it doesn't mean that when I say setback, may kasalanan talaga si Senator De Lima. As I have said, it should be tried in court para malaman talaga kung anong nangyari. Kung totoo ba? That is his, her own opinion. Oh. Ay, ikaw ba naman i-grant yung bail mo, hindi ka magpasalamat. Magpasalamat ka talaga, eh, na makakalabas ka na eh. Magpasalamat ka talaga. Tanungin mo ang korte kasi sila may hawak ng kaso. Mahirap na ako magsabi. Tanungin mo ang korte, bakit sila ginrant ng bail? May kulay ba ito ng politika? Ang korte ang tanungin nyo kasi sila may hawak ng kaso. Wala akong hawak ng kaso. As far as I'm concerned, alam ko may kaso. Well, Seb said, na-observe ko yan, no? Nagiging trend yan sa Pilipinas. Kapag nagbago ang administrasyon, pag tila nagbabago ang kaso. Nagbabago ang interest doon sa kaso. So, wala pa. Ha? Hindi sila fair? Sino hindi fair? I won't comment on that. Bahala. Ang korte, tanungin mo. Bakit noon, panahon ni Presidente Duterte, hindi nyo grant yan? Ngayon, iba na ang Presidente, grant din nyo. Does that mean that yung facts of the case during the Duterte administration are different sa facts of the case ngayong panahon na ng ibang Presidente na at the President administration? Hindi naman siguro. Baka sabihin nila sa inyo na pinag-aralan namin ng mabuti yan. At ngayon lang namin na-realize na ganito pala, dapat pala talaga i-grant yung bail sa kanya. Maka ganun ang magiging sagot sa inyo. Kasi hindi kaya sa question lang ng konta, kasi si PRR niyo, sa yung nag-initiate ng warrant, tapos sinabi na, okay, kasi ito. So, may yung sila ng konta, hindi agad siya clinil, although it is sincere. Well, kasi Duterte being a lawyer, alam niya yan. Separation of powers. Di ba? Kung na-pressure man ng korte, ang korte, tanungin natin kung talagang na-pressure sila. Yung judge ngayon na nag-grant ng bail, tanungin nyo, Ma'am, sir, were you pressured during the time of President Duterte? Kaya hindi nyo grant noon? Ngayon wala na si Duterte, grant nyo ngayon? Dapat yun ang tanong nyo doon sa judge na yun. Sir, you were the PNPG when the charges are still in common law? Yeah. Well, as I have said, I respect court decisions. And the decision of the court was to issue warrant of arrest. Diba? At that time, ang court na issue ng warrant of arrest. So, nirespeto ng police, in-implement ng police yung warrant of arrest na yan. Ang ngayon naman, decision ng court is to grant bail. So, ang police naman, implementor lang. Ako, being a former policeman, implementor lang ang police. Kung ano yung court decisions. So, tapos, eventually, sir, naging viewership din po kayo. Yes. Nandun po kayo sa, nung kayo po yung viewership, meron po ba kayong narinig o nakausap na mga witness against the Lima saying na meron talaga siyang kinalaman? Baka maritis ang labas natin dyan. Baka maritis ang labas natin dyan. Oh. Well, you expect me to ask those questions sa kanila, di ba? And I receive positive answers coming from these people. Hindi ko nalang identify kung sino. At marami naman nagko-confirm din doon sa kanila. Eh baka ngayon kung tanungin ko ulit yun, baka magbaligtad din, mag-recant din. Baka mag-recant din. Hindi, iba yung tinanong ko, hindi kasama doon sa mga witnesses. Yung ordinaryong kulong lang doon, tinanong ko.
Then, not party to the case. Not a party to the case. Yung mga independent lang doon na kulong, pero baka nga, nag-confirm sa akin dahil ako ang chief, ako ang bureau director, di ba? Oo. Hindi natin alam.